episode. This is Sarami FC, and for today's video, I'm gonna share you some causes or factors that reduce or decrease the sperm count production. Okay, so this is health or lifestyle factors. So iba po kasi yung tinatawag na environmental factors and yung medical causes. So dito ang focus natin is all about health or lifestyle causes or that leads to decrease the amount of sperm. So number one, occupation or trabaho. Sinasabi nila dito na kapag ang occupation mo is more on welding and prolonged sitting, matagal ka nakaupo, such as being a driver, okay? So dito, risk ka na ikaw ay pwedeng magkaroon ng what? Infertility. Risk lang po, ano? Hindi ko sinabing instant na ikaw ay infertile na or baog na. Pwede ka lang magkaroon na mag-lead to infertility. Bakit? So, kasi sabi daw dito sa studies, prolonged sitting, nagde-decrease daw po ito ng sperm count. Pero wala pa siyang total na inconsistent. So, I mean, inconsistent pa po itong datang ito. So, hindi pa siya totally na sinasabi nila na cause agad. Okay? So, risk lang sila. Dun sabi sa studies. So, number two, lifestyle factor is what? Alcohol user ka or alcohol drinker. Okay, kapag too much alcohol daw kasi, sinasabi nila na kapag mataas ang inyong alcohol intake, okay, o pag-inom ng alcohol, is bababa ang inyong testosterone hormone. Okay, ang testosterone para sa kalalakihan, no? Androgen, okay? Androgen, testosterone. Ang testosterone kasi, ito kasi yung hormone na nagpro-produce ng tawag dito, nagtutulong para makaproduce ng sperm. Okay? So, kapag mababa ang inyong testosterone, decrease din ang production ng inyong sperm. Alam kong maraming mag-aano dito. Kasi, usually, ang mga Pinoy, ang dami dyan sa kanto na nagiinom. Pero, ang dami ring may anak. Okay? So, hindi ko naman sinabi na kapag ikaw ay alcohol drinker or alcohol user ka, too much alcohol, ikaw ay sinasabi kong infertile. No. Okay? So, kapag pwedeng maging cause lang ito ng inyong decrease ang inyong production ng inyong sperm. Pero hindi ko sinasabi na infertile ka kagad or baog ka na kapag ikaw ay too much alcohol drinker. So, next lifestyle cause is what? Yung drug use, okay? So, if you are aware with anabolic steroids, okay? Steroids. So, ginagamit usually ito ng mga athletics natin, tapos yung may mga sakit, steroids, no? So, kapag gumagamit sila ng steroids, nakaka-apekto ito. Saan? Kasi yung steroids po kasi, guys, nakakapag-shrink siya o nakakapag-kupos ng inyong testicle. So, kapag kumupos po ito, yung sperm production nyo magde-decrease. Okay? So, yun yung dahilan kung bakit nagkakaroon kayo ng low sperm production due to drug use. Okay? So, another thing is what? Yung kapag kapag kayo ay gumagamit ng MJ, okay? So, at saka yung famous na letter C kasi hindi ako makapag sabi din, okay? So, kapag gumagamit ng ganon, it also affects the number and quality of the sperm. So, yung paggamit ng mga ganon ng mga kabataan, and yung mga kahit hindi kabataan. So yung ang pinaka inaapektuhan nito is what is yung quality and yung quantity. So number 4 pa nga ba no? So yung number 4 na lifestyle factor is what? If you're using tobacco smoking, okay? So if you're a tobacco smoker, ginawa kasi nila to ng comparison . So yung mga nagii-smoke ng tobacco at saka nung hindi nag-i-smoke ng tobacco, mas marami yung hindi nag-i-smoke ng tobacco kesa sa nag-i-smoke ng tobacco sa sperm count. Okay? So, yun lang yung data nila. Kaya, kinocompare nila na kapag, if you're a tobacco smoker, less yung inyong sperm count production or yung sperm count, yung quantity, compared doon sa hindi nag-i-smoke ng tobacco.
So next ano, health or lifestyle factor na nakakaapekto sa pag-decrease ng sperm count is what? Yung emotional stress, okay? So kapag ikaw ay stress, iniwan ka ng girlfriend mo, kaya nawalan ka ng trabaho or something na kahit anong kai-stress mo, okay? So emotional stress, kapag meron ka nito, bakit ito nakakaapekto sa pag-decrease ng inyong sperm production? Bakit? Kasi related to sa hormone, okay? So, kapag ikaw ay stress, yung production ng hormone mo decrease. So, dito sila pumapasok sa infertility, okay? Kahit anong bagay nga eh. Kapag ikaw ay stress, hindi lang siya related lamang sa infertility. Lahat ng sakit, pwede kang magkaroon ng sakit due to stress, okay? So, usually, ang mga sakit na nga ngayon is unknown. Pero pag sinasabi nila, stress, kapag biglang payat, stress, ganyan. So, kapag stress dito, it leads to infertility, okay? Pero hindi ko sinabing, kapag ikaw ay stress agad eh, infertile ka na kagad, or sabihin nating baog, hindi ganun. Pwede lang siya maging lead sa infertility, kasi decrease ang hormone mo, decrease din ang production ng sperm. So, kung kanina, emotional stress, next thing is what? Depression. Okay, kapag depressed ang isang lalaki or meron silang depression, okay, anxiety, depression, kapag may ganito pumapasok, decrease ang concentration ng sperm nito. Okay, so kaya hindi dapat binabalang-balang yung, sorry sa word, nabalang-balang, hindi dapat hinahayaan lang or hindi, ano pa sa Tagalog na ibang term na balang-balang? Hindi mo dapat baliwalain, okay? Baliwalain yung sakit na depression, okay? So, hindi ito sasabihin, kaartehan lang. So, it's a big no, okay? So, yung mga depressed na tao, kailangan nito ng kausap. Siyempre na may makikinig sa kanya. At kailangan makipag-usap ka din doon sa tao para lumabas yung kanyang hinanaing or hinanakit sa buhay para siya para makatulong ka din naman sa kapwa mo, okay? So yung depression po ang pasok dito sa sperm concentration, okay? So yung concentrated na sperm is nagde-decrease yon kapag ikaw ay depressed. So next is what? Weight, okay? So yung obesity or yung matataba, okay? Obese na tao. So, bakit ito nakakaapekto sa pag-decrease ng inyong sperm production? Kasi, simple lang, ang obesity kasi guys, kapag ikaw ay mataba, ang hormones nyo is nagkakaroon ng changes. Okay? So, tataas, bababa, tataas, bababa. So, yung changes na yon nakakaapekto yon sa sperm production. Laging sa hormone kasi yan humuhugot. Laging ang usual na causes ng sperm decreased sperm production is what? Yung hormone. So last, no, yung sperm testing issues. Dito nakakaapekto to eh. Kasi bakit? Kapag ikaw ay nagpa-test or nag-sperm analysis, kaya nga sinasabi ko na pag pumunta kayo sa doktor, aanuhan kayo niya na magpa-sperm analysis. Okay? So pag yung sperm analysis na yon, kailangan hindi kayo nag-masturbate o nag-self-masturbation. Kasi bakit? Kasi yung test na result na kapunyari nag masturbate kayo ngayon and then kinabukasan magpapa-sperm analysis ka, nakaka-apekto yun sa resulta. Okay? So dapat hindi ka dapat nagma-masturbate or yung sabihin natin nag-ejaculate na pagmalapit na ikaw magpa-sperm analysis kasi doon kapag nag-masturbate ka, no, nag-self-masturbation ka, yung sperm na concentrated, mawawala na yon. Okay? So, kasi, di ba, syempre, pag nag-ejaculate na siya, nawala, nagpuproduce siya ng bago. So, kung yung produce na bago ay hindi pa sapat, at bukas ka na mapa-sperm analysis, so, hindi mo makukuha yung tamang resulta. Okay? So, dapat iwas muna sa self-masturbation pag ikaw ay mag-a-attend ng sperm analysis. So, this would be the end of my vlog po. Thank you so much po for watching and marami pa kasing factors na pwede pang maka-cause ng low sperm count production. Meron tayong tinatawag na environmental and medical causes. Isa-isahin natin to sa mga susunod ko pa pong vlog. Salamat po! Thank you for watching! Bye!